Mga hunters, welcome back to my channel. Kalimi Online at Mr. Kilatis, ako rin po yun. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. At siyempre, shout out po sa lahat ng aking mga members na nandun sa group chat. No? Kaya kayo po, kung gusto niyo po makapasok sa aming group chat, mag-join lamang kayo sa membership, mga ka-hunters. At sa mga baguhan, papasalamat din ako. Siyempre, natutuwa ako eh, no? At kahit pa paano, yung mga baguhan, pag nakapanood sila, nagiging coin hunters na rin po sila. So, keep watching and learning lang po, no? Meron akong pinya rito eh. Dito ako sa bukid, mga ka-hunters. Magaganda po yung mga coins na ipakikita ko sa inyo ngayon. Kaya tapusin po ninyo ang video para makita nyo lahat. So, shout out sa lahat ng mga members at mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyo. At tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbibigay ng mga impormasyon. Lalong-lalo na ngayon, 2022 na. Kailangan mas bigay natin ng may passion yung ating ginagawa, yung ating libangan. So, tara. Yun niya. Dibuhin natin yung mga coins habang ako yung naglalakad. Pag-uulayin po natin kay Jeffrey Sanico, Sir Pakilatis po itong nonagon 5 piso comment. Pros lang siya. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganito. Rare ba kasi kadalasan frosted mga 2019 nonagon. Mga frosted po talaga halos lahat ng mga nonagon 2019 and 2020. Sa overs nitong 5 piso mo NGC nonagon, frosted siya eh. Di po ba? Kaya ako po isinama to dahil itong hawak mo ay yung reverse niya. Kung papansinin po ninyo mga ka-hunters ay glossy. So, variation po ito. Meron na naman tayong bagong pagkakabalaan at hahantingin na nonagon na ang glossy lang ay yung kanyang reverse. Diba? So, dagdag na naman ito sa mga variation na magkakaroon po ng magandang value. Diba? Katulad po sa mga round 5 piso, meron na po lumabas na ang reverse lamang yung kanyang pros. Ito naman, baliktad, glossy yung kanyang reverse. Diba, maganda po ito. Kaya tuloy-tuloy lang tayo at paghahunt. At ito naman kay CJ Jimenez, idol Pakilatis naman, salamat. Salamat din CJ Jimenez, isinama ko itong 20 pesos mong barya kasi meron akong napansin dito. Hindi po ito yung mga overlapping kadalasan nakikita natin. Common na kasi yun sa mga 20 piso eh. Itong kanyang 20 piso, meron extrang line doon sa kanyang inner circle. Yung pinakapagitan na yan, mga ka-hunters, no? Ayan, tignan po ninyo, ganun din sa may reverse, nagkaroon po siya ng extra line sa may pinaka-inner circle niya. Dapat kasi single line lang yan, yung pagitan na yan, ng outer ring at yung pinaka-core niya. Diba, mga ka-hunters? So, okay ito. Para sa akin, kapag bibihira yung error niya, may value yan. Ito naman kay Dan Borja. Good day, sir. Pwede po ba nga pakilatis itong 1 piso, Zeresal, kung error ba? May nakita kasi ako kaparehan ng error nito. Legit po ba ito? Salamat po. Salamat din po. At pag ganitong klaseng mga error ko yun, no? Struck through reading error. Katulad ng pinakita natin kanina, no? Yung mga linya na yan, meron siyang mga read. Sa susunod, ipakikita ko yung halos kapareho nito na mga struck through reading error. Yung mga barya sa USA, no? So, may dahilan kung bakit nagkaganyan yan. Kung aaralin natin yan, pwede po natin gamitin ang Google, mga ka-hunters, kung bakit nangyayari yung mga error na yan sa mga barya. Meron pong dahilan, syempre, hindi naman po pwedeng wala. Kaya nga naging error, di po ba? Ito mo kay Eduardo Salazar, good AM or PA po sa inyo, pakisuri po itong 5 piso coin na ito. Error po ba, damage coin or combination of error and damage? At salamat po in advance sa magiging comment nyo. Salamat din po sa pag-share ng inyong mga barya, no? Oo nga, no?
ito para siyang damage mga ka-hunters. Pero kung susuriin po ninyo mabuti, ito po yung mga structure, para sa structure grease error ito, at pwede rin structure, ayan, yung parang may square na yan, na structure yan. So kung anong bagay is square, di po ba mga ka-hunters? At tingnan nyo yung color niya, yung pinaka-rim niya, natural na natural, yung parang naging kupe, no? Parang nakupi siya, natural siya. Pero kung sasadyain po kasi ng tao yan, halata na damage siya kapag man-made error. Hanggang dito sa kanyang reverse mga ka-hunters, no? Ayan, so para sa akin legit error po ito, kaya pwedeng pwede rin. Kung gusto po ninyong ipagbili, no? I-listing nyo lang sa ating Coin Hunters Calimay Online Facebook group. Alright, ito naman kay Coin Factor PTPA, respect to post po, paligid ko nga po ito, nga coins ko error po ba or man-made? Tingnan po natin. Alam po ninyo kasi ito na yung ating main coin. Bali, error coin po yan mga ka-hunters. Ang error po sa bariyang ito ay off-center strike, lumabas sa kanyang pinaka-collar yung die, kaya off-center strike error ito. Kaya nagkaroon po ng linya yan kasi cancel coin na po siya. Ito na po yung mga ready to recycle sa akin mong pagkakaalam mga ka-hunters, no? Cancel coin kasi error coin po siya. Ganun po ang nangyari sa mga bariyang ito. Hindi ko lang alam kung anong dahilan bakit nakalusot pa. Isipin na lang natin kung bakit nakalusot. Di po ba, tao ang humahawak ng mga ito. So, bahala na sila kung ano man yung ginawa nila, no? So, para sa akin, okay na okay ito, at merong itong magandang collector's value or collector's price. Wala naman fixed price, pero pwedeng presyo na ito ng maganda-ganda. Yung na hindi ka matatalo at tumanag ko lang ng tamang tao, magkakasundo kayo sa presyo. Alright, ayan na po ang ating content ngayon. Maraming salamat. Mag-join sa ating membership at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Sa mga baguhan, syempre, no, kapag trip mo ang ganitong video, subscribe ka na at pakipollow ang ating Facebook page at subscribe na rin. Dito po ninyo ipakita ang inyong mga coins na ating kikilatisin in the future. God bless po.